lang akong i-share sa inyo tungkol sa usapan namin ng ano ko. Bali, tinanong ko siya kung bakit. Bakit si Lenny Robredo ang gusto niyang maging presidente at bakit si Lenny ang gusto niyang i-boto. Para sa akin naman, ginagalang ko kung anong gusto ng anak ko at nire-respeto ko yun. Kasi may sariling utak naman siya. At saka, respeto na lang kung ano, sino ang gusto ng bawat tao, diba? May kanya-kanya tayong opinion at gusto. Kaya, nakikita ko kasi sa Facebook niya kung sino yung lagi siyang nagsishare, lagi siyang nagpo-post about kay Lenny. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, may tanong ako, bakit si Lenny ang presidente mo? Sabi ko, gano'n. Ang sagot ng anak ko, sabi niya, abogado kasi, abogado at ekonomista kasi siya, ma. At malinis ang record niya. Tapos siya ang highest sa COA audit for straight 3 years. Sabi niya gano'n. At marami rin siyang achievements kahit nung di pa siya vice president. Sabi niya, sabi na ako. Tsaka may konkretong plataforma na rin siya. Sabi niya gano'n. Oo, sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, pero hindi ako, sabi ko sa kanya, hindi ako boboto, hindi ako nakapag-Kristo. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, ay sayang, sabi niya gano'n. But sabi ko sa kanya, nakikita ko kasi yung mga post mo, sabi ko sa kanya. So sabi ko, dapat hindi ka nag-accountancy, dapat nag-law ka na lang, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi naman ma, nagbabasa lang din kasi ako. At may subject ako na law, sabi niya gano'n. Sabi ko, ay kaya pala, sabi ko gano'n sa isip ko. Pero hindi ko alam na may subject siyang law. Pero alam ko na balak niyang mag-aral ng law pagkatapos ng course niya. Pagkatapos ng accountancy course niya. Sabi niya, pwede ako mag-aral ng law after ko graduate ma kung gusto ko. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, ay kaya pala na. Kasi nakikita ko sa mga post mo. Ang galing mo, sabi ko. Sabi ko, dapat nag-law ka na lang. Sabi ko gano'n. Sige na, pag natapos ka, pwede ka namang mag-aral ulit. Sabi ko gano'n. Nasa sa'yo yan, nak, sabi ko. Support lang ako sa'yo. Alam ko naman na kayang-kaya mo yan, sabi ko gano'n sa anak ko. Tapos sabi niya sa akin, oo ma, sabi niya, natapos ko tong course na to, at baka mag-aaral ulit ako ng law, sabi niya gano'n. Parang ako na yung nahihirapan, ano? Tapos yung sa share niya sa Facebook, i-share ko din. May sinabi siya dito na para sa mga FB friends ko na walang basic knowledge sa social at political science at law, sabi niya ganun. May mahalagang paalala siya at may mga sinabi siya dito na basta maging mapanuri sa tatayaan. Hindi porkit uso at sika, doon ka natataya. Maging matalinong botante, sabi ng anak ko. Kaya, bilip ako sa anak ko. Kaya, sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga sinong tatakbo. Sa totoo lang, wala akong pakialam dyan. Kahit nagpo-post ako ng mga rally dyan, sa mga ano dyan. Hindi naman ako buboto eh. Kaya, yun. I-share ko na lang sa inyo yung usapan namin at kung sino po yung gusto natin, igalang na lang natin ang bawat desisyon ng bawat isa kasi may kanya-kanya tayong isip at ano, gusto. Kaya, yun. Salamat sa panonood and God bless sa mga mananalo at sa mga boboto. Yun. Talagang isipin po natin yung talagang nararapat. And God bless Philippines.
Thank you.